you make me feel so. Yo, what's up? Yo! Welcome back to my channel. Sa video na gagawin natin ngayon is about sa previous na school ko, which is APEC Schools. Madami kasi ako naririnig na daming natatakot daw pumasok sa APEC Schools dahil nga sa pinakasikat na policy ng APEC, which is EOP, English Only Policy. Paano nga ba ako nakapasok sa APEC? First, pumasok ako sa APEC. Free tuition pa. Ang gamit ko lang is yung voucher ko. So, wala akong binabayaran. Wala akong binabayaran as in wala. Pero unfortunately, last batch na kami para sa mga free tuition, sa mga scholarship. It means, may bayad na po ang enrollment ngayon sa APEC Schools. I don't know sa ibang branch, pero ang alam ko dito sa branch namin, which is sa APEC Schools Taytay, is may tuition fee na. I'm not sure kung magkano yung tuition fee niya, pero hindi siya per quarter. As far as I know, is per month siya. Pero pwede mo pa rin magamit yung voucher mo para magbawasan yung tuition fee mo, para hindi ganun siya kabigat. Paano nga ba ako nakapasok sa APEC Schools? Sa totoo lang, nirecommend lang siya nung tito ko, kapitbahay lang namin, dyan lang siya sa taas. Nirecommend niya yun kasi dun nag-aaral yung kapatid niya. Then that time, grade 10 ako, then grade 11 yung kapatid niya. Sinuggest niya sa amin yung APEC Schools kasi that time, free tuition ko. Free tuition yung APEC Schools. Grade 11 yung kapatid niya that time, free tuition din siya. Then, since na free tuition pa for the next school year, nirecommend nila yung APEC School, yung APEC Schools tayo sa amin. Dahil that time, naghahanap rin kami ng mapapasukan kong senior high school. Then, hindi sa, I'm not aware sa strand kung anong meron yung APEC Schools, which is ABM na siya. Kasi nga, that time, hindi matter sa akin kung anong strand, UMS ba yan, STEM ba yan, ABM ba yan. Kasi hindi ko talaga siya, hindi ko alam. Para ano mo yun, nung grade 10 ako, sabi ko sa sarili ko, basta may mapasukan na anong strand, kung ang strand niya, basta makapasok ako. Pero yun, nung sinabi yun, actually, meron na akong mga choices. I have here the STI, then ICCT, OLFU, yan mga choices ko yan. Yun sa mga nasabi kong school is meron na silang senior high at the same time college. Not sure sa iba kung meron talaga. Pero dito, sabi ko kasi, yung nalaman kong senior high school lang to sa APEC, umukay na lang ako since free tuition. Kasi nga, may problema rin kami dun sa STI. May problema kami kasi nga sa tuition fee. Then, nung nalaman namin na free tuition yung APEC Schools, ginrab na talaga namin agad yung without knowing the strand. Kaya na pumasok ako dun. I'm aware na nagtuturo sila ng English language. Speaking English confidently. Then, nung pumunta kami doon, di ba, nagpasa kami. Nung mag-a-apply na ako, nandun si mommy. May pinipill upan siya sa baba. Then, tinawag yung student. Nandun yung parents sa baba. Pinatawag yung student upstairs for interview. So, sinabing interview, sabi daw, English only lang. Doon sa interview namin doon sa APEC, sinabi ng interviewer namin na kailangan English daw lahat nung sasagutin namin. Kahit yung grammar, okay lang. Kahit barok yung English, okay lang. Nung pumasok ako sa APEC, as in, hindi ako maka
hindi ako baka salita ng English ng isang phrase, as in isang phrase, hindi ako makapagsalita ng English. Kaya kong gumamit ng English pero pasulat lang, pero yung ini-speak out mo, talagang kailangan ko matinding isipan. That time, may sinagutan kami. As far as I remember is, tatlong number siya. Nung interview, tinanong sa akin yung pang third question. Nakalimutan ko kung about sa yung third question na yun. Pero tinanong sa akin, ba't daw yun ang sinagot ko? Then yun, sinagot ko siya in English. Kasama sa tanong ng interviewer na about sa personal information, name, age, then kung saan ang school nang galing. Then, tinanong din dun kung bakit daw pumasok ako sa APEC Schools. Sinabi ko, free tuition, pero syempre, in-okay-okay ko lang. Parang ano lang yan. Parang interview lang yun ng trabaho. Kailangan mo minsan dayain. Pero syempre, hindi naman dun sa pandaraya na malaking maaapektuhan. After ng interview, bumaba kami. Nakapagpasa na kami ng mga requirements na hinihingi ng APEC Schools. Then, sa naalala ko, tirex kami para malaman kung nakapasa ba kami doon sa interview o makapasa kami doon sa APEC Schools para doon kami makapasok. Ayun yung process nung pagpasok sa APEC Schools. Little details lang yan kasi ayun lang yung naalala ko. Then, punta naman tayo doon sa anong meron doon sa APEC Schools. Meron doong Chromebook. Sikat na sikat doon ng Chromebook. Madalas gamitin ng Chromebook. And then, internet. AC or aircon. Ayun yung 3 major na sikat sa APEC Schools. Kapag nakakausap ka kahit sa ang branch ng APEC Schools, kahit sabihin mo yung tatlong yun, alam na alam nila yun. Kasi relate na relate yun. Kasi ayun yung pangunahing amenities. O ayun yung pangunahing pinoprovide ng APEC Schools. Yun lang po for now for this vlog. Bye-bye! See you next time!